Handa raw si Senator Bato de la Rosa na bigyan ng security escort si Pastor Apollo Quiboloy. Kasunod yan ang inilabas na arrest order ng Senado laban sa Pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Palibot ng harang at bantay sarado sa mga gwardya ang gate ng Prayer Mountain ng Kingdom of Jesus Christ Church sa Davao City. Matatanda ang sinabi kamakailan ng abogado ni Pastor Apollo Quiboloy na nasa Davao lang ang leader ng grupo, partikular umano sa Prayer Mountain. Ayon sa Davao City Police Office, nakahanda silang arestuhin si Quiboloy anumang oras pagkatapos ilabas ng Senado ang arrest order. Pero pwede rin naman daw dumiretso ang mga tauhan ng Senado sa pag-aresto kay Quiboloy. Paalala lang ng pulisya. Si Pastor Quiboloy naman is maraming mga supporters, so iwasan natin dito ng baka magkagulo. So mas okay kung may coordination sa Davao City Police Office. Kung hihiling naman daw ng escort ang kampo ni Quiboloy sa mangyayaring pag-aresto, nakahanda raw sumama ang kilalang malapit sa pastor na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Wala problema. Kung hihingi ng tulong sa akin yung Sergeant Arms, sir, kaibigan mo man si Pastor Quiboloy. Alam namin, sir, andyan siya para walang gulo, sir. Baka pwedeng samahan mo kami, sir, at ikaw humarap doon para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Bukas din daw si De La Rosa na bigyan si Quiboloy ng security kapag humarap na ito sa Senado. I, being a senator and a member of the Senate, I'm willing to provide him security. Ako mismo, kung punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Oh, dito sa Senate building. Punta ka dito. Kung andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Walang pwedeng makakabaril sa'yo. Andito ako. Yun ang aking assurance sa kanya. Sabi pa ni De La Rosa, kahit hindi siya sang-ayon sa inilabas na arrest order kay Quiboloy, susunod siya sa Senate rules. Paglilinaw pa niya, pinaaareso si Quiboloy hindi para parusahan, kundi para humarap sa pagdinig at sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Quiboloy na ginawa nila ang lahat para protektahan ang karapatan ng pastor. Pero may ilang makapangyarihan daw na desididong pabagsakin si Quiboloy. Kahapon, inanunsyo na ng Department of Justice na inirekomenda ng Davao City na sampahan si Quiboloy at iba pa niyang kasama ng kasong sexual abuse, child abuse at human trafficking. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.